Ito ho ngayon sa Masjid al-Haram, sa Makkah, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming nagtataka kung bakit ito tinawag na haram. Paano daw magiging haram ang masjid, samantalang ang ibig sabihin ng haram ay bawal. Ang pagpapaliwanag dito ng ating mga ulama, tinawag itong haram sapagkat narito daw ang pinakamataas na uri ng pagbabawal hinggil sa pagkitil ng buhay. Subhanallah, kaya somehow ang kahulugan ng haram dito ay ang pagiging sagrado nitong lugar na ito. Ang pagkitil ng buhay ay walang puwang dito sa lugar na ito. So, sagrado itong lugar na ito. Yan namang kwadradong itim na gusali na nasa likod ko, tinatawag yan na Kaaba. Subhanallah, ang Kaaba ay mula sa salitang hill, nakaumbok o mataas na bagay, sapagkat ito ay napapaligiran ng bundok at dito itinatag itong Kaaba na ito. Speaking of pagtatatag, sa kasaysayan, ito gusto kong i-share to lalo na sa mga non-Muslim na nanonood. Ang unang nagtatag ng Kaaba na yan ay si Prophet Abraham at ang kanyang anak na si Propeta Ismail alayhim salam. Kaya nga hanggang ngayon may tinatawag dyan na may makikita kayo dyan footprints of Abraham na kung saan doon siya tumayo, doon siya nanalangin at hiniling niya na maging mapagpala itong lugar na ito. Ito rin ang tinuturing na kibla ng mga Muslim. Kung meron kayong mga kakilalang Muslim, bago sila magdasal, sila ay naghahanap muna ng tamang direksyon. Sa buong mundo yan, saan ka man naroon, basta bago ka magsagawa ng iyong sala o iyong pagdarasal, hinahanap mo yung kibla. Kaya naman ang lahat ng Muslim sa buong mundo, pag nagdarasal, ay dito humaharap. At bibigyan ko kayo ng maigsing kasaysayan, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, siya ay pinanganak nung Am al-Fil. Ang ibig sabihin nun, panahon ng elepante. Sapagkat sa kasaysayan, bago pa maging mangaral o maging ganap na sugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kasaysayan, ang lugar na ito ay napaliligiran ng mga Arab na kung saan ang karamihan sa kanila ay pagano. Merong mga Arab na galing sa Yemen at ninais nilang gibain itong Kaaba na ito sapagkat gusto nila masira ang ekonomiya dito at balipat doon sa kanilang lugar. So pinaghandaan nila yan at nag-ready sila ng malalaking elepante para atakihin to. So that time, pag may elepante ka sa napangdigma, makapangyarihan ka. So sinugod nila itong Kaaba na ito, subalit hindi sila nagtagumpay. Paano nangyari? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng fayran ababil, maliliit na ibon na merong bit-bit o hawak-hawak na bato at ibinato dito sa mga elepante na ito at hindi nila yan nasira. So sabi ni Abdul Muttalib, ang lolo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ingatan nyo ika ang mga bahay nyo, parating na ang mga mandirigma. Ingatan nyo yung bahay nyo. Ang sabi ng mga tao, dapat ingatan natin ang Kaaba. Sabi niya, ingatan nyo ang bahay nyo at ang mag-iingat ng Kaaba ay ang may-ari ng Kaaba, si Allah subhanahu wa ta'ala. Isang point pa, ang Kaaba din ay ang unang bahay-sambahan na wudi'alin nas, nilagay dito sa lupa para dakilain, sambahin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala. At kung kayo ay mapagsaliksik, ito ay nakasaad, nakalagay din sa Biblia ng mga Christian. So ito ay significant talaga. Sapagkat sino bang hindi naniniwala kay Propeta Abraham? Sinong hindi naniniwala sa dakilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tinatawag nga siya people of the book o ama ng mga mananampalataya. Lahat ng people of the book, Jew, Christian, and Muslim ay naniniwala kay Abraham. Pero siya pala ang engineer nito. Siya pala ang nagtatag ng gusali na yan. Kaya ito ay paanyaya sa lahat. Nalaliman pa natin yung pag-aaral natin sapagkat dito makikita natin ang katotohanan. Isa lang ang reliyon na ipinadala ni Allah at yon ang pagsuko, pagtalima sa kanyang mga batas o kagustuhan. Maraming salamat po, naway nakapulutan nyo ng aral. Ngayon po, yung nagsasalita na yan, isang iglesia na history niyan before. So, nung sinaliksik niya ang Islam, at nag-isa siya sa mga mangangaral. Alhamdulillah, ma-open yung mind nyo na hindi posible. Baka ito po yung way na pag-aralan nyo ang Islam, inshallah. At maging gaya rin po kayo ni Sheikh Ustad Ahmad Habir, Rahimullah, inshallah, kapatid.
napansin natin ang isang lalaki na mayroon siyang hawak na maliit na replika ng Kaaba. Ito ay pushcart na ginamit niya sa isang patimpalak. At dito mapapansin na mayroon siyang kinuhang aso. At sa bandang huli, siya naman po ay humingi ng paumanhin para sa lahat ng mga Muslim at siya ay kinausap ng NCMF. At ito ang kanyang pahayag para sa lahat ng kamusliman saan man sulok ng mundo. At siya rin ay kinausap ng ating mahal na senador Robin Hood Abdul Aziz Padilla. Hindi yan kaugalian ng mga Muslim yung magbanta. Kaya nakiusap ako kay brother, napuntahan ka.